Hello mga kalasa! Welcome sa Lasang Pilipina! Ngayong araw mga kalasa ay gagawa tayo ng espesyal na hapunan na talaga namang siguradong sigurado mapapa-extra rice ka. Tara na mga kalasa, samahan niyo ako sa aking kusina. Kung bago ka pa lang sa aking channel mga kalasa, subscribe ka muna at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Mga kalasa, mayroon ako dito isang kilong chicken. Lagyan lang natin, malinis na yan mga kalasa, nilinis ko na. At saka lagyan na lang natin ng spices mga kalasa. Maglagay tayo ng 1 teaspoon na paminta at saka 1 teaspoon lang na paprika mga kalasa. Pagkatapos yan mga kalasa, irarab lang natin sa ating chicken para manuot talaga sa ating chicken yung ating spices. Pagkatapos yan mga kalasa, isit aside muna natin dahil gagawa tayo ng ating sauce. Mayroon ako mga kalasang garlic or bawang. I-mince natin mga kalasa, kaya i-grate natin para pinong-pino siya. Ganyan lang mga kalasa, oh. Pagkatapos natin yan sa may grate yung ating bawang mga kalasa, maglagay tayo ng 2 tablespoon na asukal at saka 2 teaspoon na asin at saka 4 tablespoon na tuyo. At saka maglagay na rin tayo mga kalasa ng 2 tablespoon na honey. Nakakalimutan ko magsalita ng honey kasi joke lang. Mga kalasa, pagkatapos natin lagyan ng honey, maglalagay pa tayo dyan ng 1 tablespoon lang mga kalasa na sesame oil. Pagkatapos nyan mga kalasa, maglagay na rin tayo ng 1 tablespoon din na cooking wine. Pagkatapos yan mga kalasa, haluin lang natin hanggang sa matunaw yung lahat nating ingredients mag-melt. At maglagay pala tayo mga kalasa ng 2 tablespoon na tomato paste. Haluin lang din natin mga kalasa para matunaw lahat yan at saka mahalo na. Pagkatapos yan mga kalasa, i-sit aside muna natin. Maglagay naman tayo mga kalasa ng mantika sa ating kawali. I-spread lang natin yung mantika sa ating kawali mga kalasa para magpa-pan fry tayo ng ating chicken. Ganyan lang mga kalasa, ilagay lang natin yung chicken natin. At pagkatapos yan, antayin muna mag-golden brown o para bago baliktarin. Mga kalasa, kaya pinapan-fry natin yung ating chicken para malak yung juice niya sa loob. Pag naluto na yung ating chicken ay juicy siya, saka hindi siya dry ang laman. Kaya yun ang purpose kung bakit natin siya pinapan-fry. Try nyo yan mga ganyang mga kalasa kasi masarap talaga pagka ganyan ang ginagawa sa chicken dahil juicy ang chicken natin at saka masarap talaga. Ganon din gawin natin sa mga natira mga kalasa, gaya lang yan, ipa-pan fry lang din ulit. Pagkatapos yan mga kalasa, ibaliktarin lang din pagka magka golden brown na ulit ang kabilang side. Pagka sigurado ng mga kalasa na golden brown na yung kabilang side niya, both sides, ibalik na natin yan yung na prito na natin kanina, yung napang-fry na natin na manok. At this point mga kalasa, ilagay na natin yung ating sauce kanina na ginawa.
At spread lang natin mga kalasa sa ang sauce natin sa every chicken para siguraduhin lang na magkaroon ng sauce yung lahat na chicken. Pagkatapos yan mga kalasa, lagyan natin ng tubig. Pag sa tubig mga kalasa, pag naglagay ka, nasa adjustment mo kung ilan ang karami o gaano karami ang ilalagay mo. Kasi yung tansyahin mo yun, yung mga kapalambot sa chicken mo. Gaya niya mga kalasa, pagkatapos yan mga kalasa, nakulo na siya, itakpan muna natin, isisimmer muna natin yung mga kalasa para lang din hinaan mo rin muna yung apoy at saka para palambutin natin yung ating chicken. Habang inaantay natin yan mga kalasa, maghiwa na tayo ng ating carrots ng patriangular lang mga kalasa. Gaya yan sa ginagawa ko mga kalasa. Pagkatapos yan mga kalasa, maghihiwa na rin tayo ng ating patatas. Patriangular din mga kalasa ang hiwa natin sa ating patatas, kagaya rin doon sa ating carrots. Pagkatapos yan mga kalasa, ilagay na natin yung ating patatas doon sa ating chicken. At the same time yung carrots na rin mga kalasa. Ipagsabay na rin natin sila kasi para na rin sabay na rin sila lumambot. Pag nalagay na natin lahat yan mga kalasa, yung ating patatas at saka carrots, hayaan naman natin ulit, takpan muna natin ulit yan mga kalasa para lumambot na rin yung ating patatas sabay sa ating chicken. Habang inaantay natin mga kalasa, maghihiwa na tayo ng ating sibuyas ng pa-cube silang mga kalasa. At saka hiwain na rin natin yung ating kamatis mga kalasa, 2 piraso. Nang pa-cubes din mga kalasa. Pagkatapos niyan mga kalasa, hihiwain na rin natin yung ating siling green at saka siling labuyo. Ipagsabay na natin lahat yan mga kalasa. Pagkatapos yan mga kalasa, ilagay na rin natin yung ating kamatis sa ating chicken. At haluin lang ng bahagya mga kalasa. Pagkatapos, titingnan natin kung luto na yung ating patatas. Tutusukin natin ng ating tinidor. Titingnan natin kung luto na siya. Pagkatapos yung mga kalasa, medyo hindi pa siya okay. Takpan muna natin ulit at simmer pa rin para at the same time pareho sila na naluluto ang kamatis at saka yung sabay sa ating chicken din. At this point mga kalasa, luto na yung ating chicken at the same time luto na rin yung ating patatas. Kaya ilagay na natin mga kalasa yung ating sibuyas. At saka, at the same time, ilagay na rin natin pagkatapos ng ating sibuyas, yung ating mga siling labuyo at saka yung ating siling green mga kalasa. Sabay na natin lahat yan mga kalasa kasi luto na rin yung ating chicken. Sa puntong ito mga kalasa, almost ready na yung ating dinner. Kuluan lang ng mga at least 5 minutes yung ating sibuyas at saka sili mga kalasa. Ready na yan, ready to serve na yung ating dinner mga kalasa. Mga kalasa, siguradong mag-i-enjoy ang inyong mga chikiting at ang buong pamilya sa menu natin ngayong gabi mga kalasa. Dahil talagang masarap siya mga kalasa at saka magsaing ka na ng extra kaya sigurado mapapa-extra rice ka rin. Kaya mga kalasa, ready to serve na yung ating chicken stew. Chicken stew yung gawa natin ngayon mga kalasa.
mga kalasa, presenting yung ating sweet spicy chicken stew na talaga namang mapapa-extra rice ka dahil sa sobrang sarap niya mga kalasa. Talagang spicy siya mga kalasa dahil nilagyan natin ng siling labuyo at saka yung siling green. Pero naman talaga mga kalasa, siguradong-sigurado mag-i-enjoy kayo nito at saka talagang mapapa-extra rice ka. Talagang napakasarap niya mga kalasa at saka manamis-namis siya na maanghang. Mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At huwag kalimutan kung bago ka pa lang sa aking channel mga kalasa, mag-subscribe at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Muli mga kalasa, maraming salamat sa panonood. Thank you. Thank you mga kalasa. Bye-bye.